Kumusta po ang lahat? Gawa po tayo ng malunggay. Binigay ng friend ko sa kabila, si Ate Lynn. Marami silang tanim sa likod. Eh, kaysa naman sa ubusin ng ibang lahi, eh, di bigyan niya ako, di ba? Ulam namin yan. Siguro mga ilang days, iluto ni Ate bukas. Tapos may binigay din na, ano, binili ko sa kanya na danggit, may nagbinta. So bumili ako, pinaluto ko na rin sa kanya. Yun lang may amoy. Naku po. Pero masarap, di ba? Ganun daw yun eh, pag yung may amoy, masarap. So, ay, ano, linian na natin. Linis po tayo. Hindi masakit lang sa kamay. Sakit. Haluan ng ano bukas. Kamote. Kumusta naman ang Ramadan? Eid. Last ko ng Eid at saka Ramadan noon. Sana nga. I-book ako ni tatay bukas. Yung naman ang sabi niya. Sabi ko, inshallah. Sabi ko, salamat. You're most welcome daw. Tapos, ang tawag doon, ang nanay ko, kinausap ko siya kanina. Sabi ko, kailangan i-book na ako ni tatay. Kasi nga, sobra na. Extended na masyado. Mag-i-expired na pati yung pataka ko. Ayaw ko nang i-renew. For what, diba? Eh, hindi naman ako babalik dito sa Qatar. Tapos na ang kabanata ng buhay ko dito sa Qatar. Sa Qatar. 5 years na rin. 5 years mahigit na. 5 years, March, April, May, June. May 5 years, 3 months. Ay, 5 years, 3 months din. Sabi ni nanay, hindi na ba daw ako babalik? Sabi ko, hindi na. So, need niyang alagaan ang anak niya. Dapat lang. Sabi ko nga sa kanya, yung maliit, wala akong masasabi dyan, pero yung malaki, kailangan niyang istriktuhan, sabi ko sa kanya. Tapos, yung maliit, sabi ko, palaki ko yan, dahil maliit pa lang yan. Kausapin mo lang yung maliit, iintindihin ka ako. Kaya naman daw niya, so fine, okay. Dapat nga ngayon ako uuwi, May 20. Ngayon, sa ano na, ilang araw na lang. Dahil yung naman talagang usapan, pagkatapos ng Ramadan Eid, hindi ako naasikaso ni tatay. So, papaasikaso ko na total, wala nang reason, tapos ng Eid. Sa Ramadan. No problem daw. Eh, ang ticket ko is 3,195. So, eh, mas mahal sa Manila, 4,000 plus. Qatar Airways lang. Ayoko kasi ng PAL. Laging cancel. Tapos, yun, laging delay. Eh, minsan lang naman sila maggasto sa akin, di ba? Tapos about the gratuity, hindi alam ni nanay. Sabi ko, hindi mo talaga alam yan, kako. Tanungin mo ang tatay mo at saka mga kaibigan mo. Kasi, loyal ng Qatar para sa mga katulong. Ma-finish contract sila, meron silang end service. End of service.
depende lang sa amo kung magbibigay. Pero hindi ko nabilanggit yun. Kasi sabi niya naman, okay, anuhin mo, tatanungin ko si tatay at tanungin, sabihin mo sa akin kung magkano. So, wag sana siya magulat dahil medyo, alam mo na, 4 years din yun since 2017. What? Khalifa, be careful the rice. It's scattered. Nalit sumingit yung alaga ko eh. Bawal siya makita sa live, sa video. Yala, quickly. Hatin eh. Hatin. How you are broken? Yan lang, hakakakak. This is it? Khalifa, khala. Yala, go. Asa ka tala dyan? Super talag. Did you finish? Yeah. Okay. Don't scatter rice. So, yun nga, nag-usap kayo na about ng graduate. Sabi niya, eh, may mga binibigay naman ako sa inyo, sabi niya. Sabi ko, walang ano yun, Nay, sabi ko. Pero ang pinag-uusapan dito is, yung graduate ko, kako sa kanya. End of service ko dito sa pamilyang to. Sabi ko pa nga, kung hindi mo kayang bayaran lahat, hati kayo ni tatay, kako sa kanya. Masasabi ko, kailangan ko yun kasi pagsimula ko ng income ko sa Pinas, sabi ko sa kanya. Medyo nag-iba yung mukha, pero karapatan nila yun. Hindi naman na kailangan dumating pa tayo sa Ministry of Labor. Share ko lang po ang usapan namin ni nanay kanina. So, hindi ko alam kung nagsumbong sa nanay niya o nagtanong na siya. Kung tutuusin, ano lang ba yung binigay, di ba? Karapatan naman nila yung ibigay yung ano, yung damit sa Eid dahil syempre, di ba? O yung libre ng pagkain, oh, di ba? Karapatan nila 'yon. Ay mga damit naman, mga sapatos, eh binigyan niya naman 'yon, di ba? So, ano na 'yon? Ibang usapan na 'yon. Hindi siya makakaligtas sa graduate. Buti nga, may palaganap yan eh. Kaya guys, kung sino man makapanood ng YouTube ko, ilaban nyo ang karapatan ninyo. Magbigay man, importante may binigay sila. Yan ang ano dyan. Kung kaya nilang ibigay na buo, why not? Sakit ng kamay ko eh. Nakasal lang loob na magsabi sa amo. Huwag tatamimi. Huwag tatahi-tahimik. Ilaban ng karapatan. Buti tulog pa si nanay. Hindi siya, ano. Napakain ko na yung mga alaga ko. Lahat na. Bakit? Karapatan ko yan. Kahit sabihin nila na, ano. Karapatan ko yan. So, bye for now, guys. Pastikasin ko muna yung alaga ko. Tapos na sila kumain. Thanks po. Bye. God bless. Ingat.